kami sub-service, so ikaw mag-isang gugupit, be. Guys, so sa Squid Game. Bagay na bagay sa panlasang Pinoy to, be. As in. Guys, ng pancake actually, na merong cinnamon, brown sugar, tapos merong mga mixed nuts sa loob. Ayan o. Hi, be! It's me, Francis Cadet. Welcome back to my channel. Andito tayo ngayon, be, sa Busan International Film Festival para tikman. Weird, no? Para tikman ang kanilang mga street food. Oo, be, itong air na ito ay tinatawag na Busan International Film Festival. Malapit ito sa may Nakdong. Oo, Nakdong ata, if I'm not mistaken. So, dito, be, syempre, sa Busan, be, kilala ang mga pelikula. Oo, kaya nga may film festival, eh. And they're so keen for movies since parang 1996. Oo, so hindi pa ako pinapanganak, sobrang mahilig na talaga sila sa pelikula. Ganun sila, be, nakakaloka. So ngayon, be, samahan niyo ako sa ating adventure for this video dahil titingin naman tayo ng mga street food nila dito. So make sure, be, meron kayong mapagkain dyan dahil magugutom kayo. Oo, walang sisihan pag nagutom kayo, ha? So please like this video, follow me on my social media accounts at Francis Gandhi, and tara na, be, let's go. Magpatuloy na natin itong ating journey ngayong araw, hapon, gabi. Oo, kung ano man yung oras nyo pinanood to, enjoy. Let's go. So ayan, guys, nakikita nyo naman. Dahil Busan International Film Festival, meron itong mga CD, be, nakakaloka. O, syempre sa mga bagets dyan, hindi nyo alam, nung unang panahon, ito talaga yung Netflix namin. Bongga naman dahil meron silang both local and international movies. So, bago tayo magsimula, be, kumain, mag-ikot-ikot muna tayo para makita lang muna natin anong meron dito sa lugar nila. So, babalik ako yan. Marami tayong makikitang ganyan mga pagkain dito. Marami sila dito, iba't ibang uri, be, ng street food na nakikita ko ngayon na for sure hindi ko muna titikman before. Para tayo nasa kahabahan dito ngayon ng ano, be, ano bang area to? Divisoria na ba ito? Parang gano'n yung karadam ko. So ano yung pagkain dito, be, in fairness, ha? Nakaka-overwhelm. Pili ko, hindi na ako mahihiya. And kung mag-ikot-ikot man ako, parang pare-pareho lang makikita natin dito, no? So I think dapat simulan na natin ang pagtikim sa kanilang mga pagkain. Actually, be, itong mga street food na to, ito na rin yung magiging dinner ko ngayong gabi. Todo na to, be, mabubusog tayo na sobra. Ito dahil itong hot yolk na to, hindi ko alam kung ano to. Subukan natin kasi dami na kapila. Ayan, guys, so gito nila pinaprepare yung kanilang hot yolk or hot yolk. Bravo, okay. So nida. Hindi niya dinoble yung cup ko, yung iba din doble para hindi mainit. So ito, guys, tikman natin ito kanilang hot yolk. Isang uri siya, guys, ng pancake actually, na merong cinnamon, brown sugar, tapos merong mga mixed nuts sa loob. Ayan o. So nagkakahalaga ito, guys, ng 2,000 won. Tikman natin yung kanilang hot yolk. Ayan siya. Init pa, wait lang. Sarap siya, guys. Mainit. Crispy yung fillings niya. Matamis yung texture niya, is parang palitaw na crispy yung outside. Ang daming mani, guys. Sa picture kanina, akala ko parang isang glass ng lumpia. Pero matamis siya, guys. Sarap, be.
Ngayon naiintindihan ko sabihin bakit sa pinipila talaga. Masarap siya. Ano? Ba't ibang uri ng nuts? Guys, so sa Squid Game. Hello, can I help? Sabi ko, para sa gelatin, guys. So, let's try this one. Hindi ko malang napicturan. Ayan. Na-weirdo ang kasi sa itsura niya. So, for 3,000 won, let's try this one. Parang gelatin, be. At harina. Okay naman siya. Parang weird. Pero masarap naman. Yung powder niya hindi masyadong malasa. Kaya kailangan ng chocolate or honey. Pag na-mix siya with honey, dun malabas yung sarap niya. Kaya ko na mag-service to? Guys, pagkain to, guys. Huwag niyong guluhin yung inyong imagination at isipin na ito yung iniluwa, ito yung lumabas sa, huwag na natin ipagpatuloy yan. Kainin na lang natin. Dapat kasi nilulunok daw. Kaya gusto ko yung ibang kulay eh. At habang naglalakad ako dito sa Busan, grabe, takaw pansin talaga itong napakabangot, napakasarap tingnan na tentacles ng octopus. Ganito nila pinaprepare, be. Piniprito nila, tapos tinutorch pa nila. Wow, grabe, sobrang bangot talaga, be. Promise. So ito na, guys, yung binili natin na octopus. Wow. Nagkakalaga to, guys, ng 5,000 Korean won. So, itsura niya, akala ko nung umpisa parang pansit, hanggang sa naamoy ko na parang octopus. Tsaka nakita ko yung logo, octopus. Tignan ba natin, tara. Mga namiss siya, guys. Ang sarap. Mas masarap to, guys, sa kanin. Hindi ko sure, ha. Kasi sa logo niya dito, may gatas. Kung binabad ba ito sa gatas? Sarap eh. Manamis na miss. Parang bagay siya sa Pilipino na panlaso. Bagay na bagay sa panlaso ang Pinoy tubi. As in. Siyempre hindi mo manipagin makunat ng texture na itong octopus. Actually, mabigat tubi sa sikmura. Masarap siya eh. Nakabusog talaga siya as in. Lalo na pag may kanin talaga. Masarap pa parang piling ko masarap siya lagi na konting anghang. Kasi matamis-amis ko eh. Ang lasa niya parang jerky na squid nila dito. Ganyan yung lasa. Pero walang lansa eh. Kaya mas sarap. Hindi ko alam kung napakarami bench bread nila dito. Bakit ang sarap? Kung nakakatok pa dito, Bem, ano yung nguya ko? Kasi kahit nguya ko, hindi siya napaputol. Hindi ko alam kung may effect ba yung nguya ko. Para pag kumain ka neto, magandang workout sa panga. Tapos yung para pagluto nila, di ba? Niluto nila sa init, sa ilalim at sa ibabaw. Yung gano'n. Guys, sa pag-ikot ko, napadpad na ako dito sa mga
live na mga paluto nila, mga live na seafood. Medyo na overwhelm ako, nakita ko iba't ibang uri ng hipon tsaka ng crabs. Wala tayong pera, so tigilan mo na yung imahinasyon mo, Francis. Guys, kawawa naman, si Sebastian. Sino dyan si Sebastian? Hindi na siya nailigtas ni Ariel. Diba? Poor, unfortunate soul. Tapos dito naman, sa area na to, yung mga very local na kainan. As in, ayan, Pakiraan ako, nasa Quiapo na lang ako. Medyo, syempre guys, medyo busog naman na ako At saka, to be honest, kung kakain ako, gusto ko yung masasatisfied na talaga ako. Oo. Ayoko maglaro-laro muna ngayon, no? Kasi minsan playtime ako, be. Bibilit kumakain ako ng kung anek-anek eh. Pero gusto ko ngayon yung serious. At saka, alam ko mabubusog din naman ako sa pagkain nila. Pero gusto ko yung masasatisfied talaga ako. Para, pwede na ako magpahinga tonight. In fairness naman dito sa kanila, be. Maraming option talaga na makakain. So, kung gusto mo yung mga tusok-tusok lang, ganyan, meron. Kung gusto mo yung paluto, meron. Kung gusto mong hilaw, hihiwain lang nila yan, be. Para sa'yo. Tapos, be, tatahabaan na to. Puro mga manguhula na yan. Kung gusto mong malaman ang iyong kinabukasan, sila ang magsasabi sa'yo. Kita mo si Lola, ready na siya naghahanap ng kanyang magiging kliyente. Ngayon naman, be, ito naman yung tikman natin. Like ko siya natitikman sa mga convenience store, pero hindi ko siya natitikman talaga yung parang niluto ng mga normal na tao. Oo. Tikman natin ito. Pareho lang naman, be. Yung ito, tsaka yung sa convenience store. Mas masabi sa convenience store. So, I think medyo muna itatapos yung ating pagkain dito. Medyo nabusog naman ako, guys. And nag-enjoy talaga ako din, masarap yung mga pagkain nila. May mga iba pa akong hindi syempre natitikman, and we'll reserve it soon uli. But for now, alis na muna ako dito para para makabili ako ng ticket ko pabalik ng Seoul. And ngayon gabi kasi ayoko magpakabusog na sobra dahil nagpa-plano akong magpa-spa. So I'll tell you the story of it. Baka in the next videos, abangan nyo na lang. So sana hindi ako problema dahil sobrang tight yung schedule ko. So ayan guys, andito na ako guys sa isang sanggipsalan dito sa Korea. And nakakaloka dito kasi actually iba-iba sila ng rules. Ang rules ng mga sanggipsalan dito depende sino may are. Diba, meron ako dito, ito, pork neck. Ito, pork belly. Kung hindi ako nagkakamali or baliktad. Tapos, tin. Actually, be dito be, hindi lahat ng sanggipsalan nahiwan ng manifest tulad sa atin ng ganito. Dito be, self-service. So, tulad nito be, malaki. Ayan. Ikaw mag-isang gugupit be. Ginugupit ko guys para mas mabilis maluto kasi. And syempre hindi mo may kakainin ng buong sabusya lang isang ganito, diba? Lakas makasinihan, no? May dumadaan. So ito guys, kumuha ko ng kimchi, ng chili, tsaka ng mga sausawan. Okay, meron pala siya biringsa, pero konti lang. Medyo iba dito guys. Iba sa nakasanayan natin. And dito be, iba-iba nga sila ng rule. Kunyari, for this restaurant, kailangan be, minimum of 3 orders. So, ganito guys yung buhay dito.
Pwede natin siya manutuluto, no? Hindi ko muna ilalagay lahat para hindi ako ma-pressure, kainin silang lahat. At pag nasusunog na, mamadali akong kumain, no? Ako guys, pag nagluluto ako, nilalagay ko dito na ano, kimchi. Kasi mas masarap yung kimchi nila dito. Gusto ko lumalasa siya. Dito guys din, wala sila yung tulad sa atin na meron. May itlog dito, may cheese, walang ganun. Wala rin silang ibang side dishes na mas maraming side dishes na sa Pilipinas eh. Dito be, kulang-kulang. So dito be, mano-mano, ikaw magkukuper. Sa iba naman be, weird yung mga ibang ilalagay. Like, kunyari, yung iba, balong-balon. Simula na natin guys ang laban, ito na ang ating lettuce. Dito guys, meron silang mga iba-ibang dahon din na ginagamit, hindi lang basta lettuce. Meron silang itong dahon na parang lasang gamot actually. Lasang pabango, ganun. Iba-iba. Dahil Pilipino pa rin ako, bro. Gusto ko pa rin may gashing. Yung iba pa ba dito, be? Sino mo pahing pag isa ka lang? Gusto nila may kasama ka. Para sulit yung negosyo nila. Kasi naman, yung iba naman, be, tulad nito, mag-isa ka lang. Pero yung order mo, para pang grupo. Ewan ko na talaga. Puro halaman yun, kain ko dito, be. Ano ko pag ganito nasa MasterChef talaga ako. Pagpapas muna tayo sa pagkain guys. Magluluto muna ulit tayo. So ilalagay na natin tong bell. Pero talaga guys yung sa group sa nakilala ko. Ito yung na-meet ko sa Pilipinas. Sige na, ito muna. Ito yung mga buka. Kain na tayo, guys. Naan, kutegi mo. Ilo kayo mag-awa. Ile, takasong nao na naman. Ile, yalke nga. Okay ba ako? Walang lang. Ito yung mga buka. 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 Ito yung mga Ah, 바닥감 틀리다 했지. 항상 숙소만 그때 내가 그래서 담요나 이런 걸 챙겨 다니는 이유가 자기가 꼭 이럴 거 없더라고. 나 부산 아니어도 엄마인데 알겠지. 그래서 그때 자기 추위는 많이 타는 사람. 이거 달라게 이건 부통배. 이거 달라게 좀 나빠 나이 빠트 막 하니까 난 부통. 왜 빨리. 아. Either gutom or may kaagaw. So guys, tapos na ako kumain ngayon. Sarap. Sarap rin kumain. Dito ito yung mga tapos kumain na sila. Actually, simula pa lang. Bibigyan ka nila ng white wipes. So, tara ba yung mag-bite na tayo? Oo, mag-bite na. So, 27,000 pesos na kain natin. At napaka
Kinain ako ng tutok nila, ha? So, tara na guys. Umuwi na tayo. At kailangan natin magpahinga. Ang maganda dito, be. Ang lapit lang ng inestiyan ko. Tatawid lang ako. At dyan na nga nagtatapos itong ating video ngayong gabi. Kung nag-enjoy ka, be, huwag mo kalimutan i-like, share, at syempre, mag-subscribe ka na sa aking channel. At huwag mo kalimutan i-follow ako sa aking social media accounts. At bago matapos ang ating video, isang pangmalakasang shoutout muna sa ating mga channel members, kay Tita Gai, kay Cecil Garcia, kay Mark Angelo Molina, kay Jerry Rose, George Enseni, Serenityo, Angeli, Mariluz Abiton, Ivy Huvelar, M. Oliveros, Joy Novello, Ronilyn Quijana, Sandy, Joanne Castro, Sarah Jane Maglonso, Jovis Vlog, Carmelita Floren, at half Filipino Austriano. Subscribe ko sa kanyang channel. Be, kung gusto mo rin sumali sa aking channel members, huwag mo kalimutang i-click yung join button sa tabi ng subscribe or pumunta lang sa description box para makita yung link. So, see you tomorrow, be. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!